ang gawain po ng kautusan ay salamin ng ating mga buhay at sa magitan po ng kautusan ay ating pong mapagtanto sa ating mga buhay. Tayo po ay nagkakamali, tayo po ay nagkasala, tayo po ay marumi sa harap ng Diyos at kapag ating pong napagtanto na tayo po ay makasalanan, tayo po ay nangailangan ng tagapagligtas na walang iba kundi si Kristo bilang biyaya ng ating mga buhay. Ang pag-ibig na kung saan ay nagbigay po sa atin ng karanasan. Nagbigay po sa atin ang pag-asa kung bakit ang Diyos ay patuloy pong nangusap sa atin at nangusap sa iyo ngayong gabi sapagkat nais niya na ikaw po ay patuloy magkaroon ng pag-asa habang nabubuhay po sa mundong ito. Ang gawain ng kautusan sa ating mga buhay, tayo ay ipakilala sa tagapagligtas. Hindi ibig sabihin na ikaw ay sumunod sa kautusan ay maligtas ka. No, wala pong kapangyarihan ang kautusan na ang tao po ay ligtas, kundi bagkos ang gawain ng kautusan, ituro ang tao doon po sa tagapagligtas. May kakayanan magligtas ang biyaya. Wow! Tayo'y walang kakayanan iligtas ang ating sarili. Subalit si Jesus ay namatay para sa atin, mga kapatid ko at maibigan. Ang Kristo na ating pong pinaglingkuran, siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo bilang biyaya ng ating mga buhay sapagkat tayong lahat ay itinuro ng kautusan doon sa biyaya ng buhay na walang iba kundi si Kristo. Paano malaman ng tao na siya po ay mayroon pong karumihan sa kanya pong buhay? Yan po ang gawain ng kautusan. Tayo ay ituro ay Kristo sapagkat si Kristo po ang tagapaglinis ng ating pong pagkakasala at karumihan. Ang biyaya ay may kakayahan magligtas kahit sino man, sa amang lugar at anumang oras, yan ang pinakapuso ng mabuting balita o ng Biblia. Ang layon po ng banal na kasulatan, tayo ay makasumpong ng tunay na liwanag sa magitan ng banal na kasulatan. At ginamit ng Diyos ang kautusan upang patuloy mangusap sa atin na mayroong biyayang banal na inaalok ng Diyos alang-alang sa ating pong kaligtasan. Tinanggap natin ang kaligtasan sa magitan ng pananampalataya. At pagkatapos po natin tinanggap ang biyaya at ang kaligtasan, nais po ng Diyos na tayo po ay patuloy mamuhay na punong-puno ng pagsunod, punong-puno po ng pagmamahal sapagkat ang buhay na sa ilalim po ng biyaya ay mapagmahal at masunurin, matalagahin sa Diyos at sumusunod ng lubusan sa ating pong tagapagligtas sapagkat tayong lahat po ay naligtas sa magitan po ng biyaya.